interesado mo, sila. May tanong din dito si Mendoza Leandro. Sir Monty, ano po yung lowest and highest personal video na natanggap nyo? Actually, ang tawag namin TF, as in talent fee. So, dahil sa talent. Pag PF kasi, mas professional fee yan. Eh, parang pandoktora na yan. Pero yung, ang tawag dito, lowest siguro eh, nung mga panahon nagsimula ako. And highest siguro, depende. May mga producer sir na para mabigyan ng idea si may nagtanong si Mendoza. Mendoza Leandro. Tatlo po kasi yan sir na genre na major, no, yung anime, tapos yung mga telenovela hanggang pelikula. Wala na yan. So habang tumataas yung pataas-taas nino yung tier na dodoble. So anime kasi usually 30 minutes. Yung telenovela, 45 minutes. Yung pelikula, 90 minutes. So, nagdodoble-doble. Nagkakataon lang, meron kaming sineset na mga TF para doon. Sa inyo, ma'am, pantay-pantay kayo. Meron ba kayong organization ng mga dubbers? May nagtanong nga dito, ang tawag ba sa inyo ay dubber cards? meron pa organization ng mga dubbers na parang ito yung lowest natin ha, ito yung highest. Walang maglo-low, walang mag-ano. Ewan ko kung narinig mo na yan Sir James, pero dati naging presidente ako, naging chairman ako nung Dubbers Association ng sinimula namin. Tatlong taon akong naging chairman noon. So meron kaming sinet na ano lang ba? Standard sa mga miyembro para magkaroon lang ng flooring ba? Kasi kumbaga sa tricycle driver, kumbaga meron tayong organisasyon na para sa atin lang. Hindi naman 'yun union, hindi 'yan lumalaban, kundi kumbaga para lang maisaayos ba yung kumbaga tayong apat, nag-usap-usap tayo. Pero magandang tanong Sir James, medyo gusto ko lang konting kung bibigyan niyo pa ako ng ilang minuto para ngayon. Go lang Sir Monty. Kumbaga sa mga kasambahay natin, with all due respect sa ating mga kasambahay, sila hindi naman yan, karamihan dyan hindi na sila nakapagtapos. Karamihan dyan hindi naman din magkakakilala. Karamihan dyan sa probinsya galing. Karamihan dyan kimi, tahimik, hindi nakapagsalita. Pero bilang kasambahay, pagka sila kinuha, every year tumataas ang kanilang monthly. Tama ba yan? Kung tawagin na sweldo na hinihingi. True enough, nung una kong anak, nung 1997, ang bayad lang ng yaya nung kumuha ko ay 1.5. Pero nung sumunod na akong magkaanak after 5 years, ang bayad na ng yaya is 3.5. Ngayon, kung kukuha ka ng yaya, nasa 5,000. So, babalik ako dun sa sinasabi ko. Itong mga kasambahay, itong mga kapatid natin to, sila walang boses. Sila hindi magkakasama, hindi magkakakilala. Iba't ibang probinsya ang pinanggalingan. Pero pag sila tinanong kung magkano ang rate nila monthly, nakakapagtaas sila kasi they know kung ano yung pangailangan ng bahay. Yes, tama ka dun sa yung value. So, wala magbibigay ng halaga kundi sarili mo. So, yung asosasyon namin na itinayo, it's all about defending lang kung ano yung craft namin, yung industriya na meron kami. So, sino magbibigay sa amin ng mataas kundi? Kung tatanggap kami lagi ng all the way yan, tatanda na kami, pati yung mga susunod pa sa amin, mahahawa yun. Tama. Parang ganun. So, yan. Parang inaalagaan nyo din yung mga susunod na generation na... Generation. Yes, kasi yung mga, yung classic example ko yan, yung mga yaya, hindi sila nag-uusap-usap, pero alam nila kung paano nila pay-pressure yung sarili nila. Taon-taon, hindi naman yan i-enforce ng gobyerno, ng kung ano, pero naitataas nila. Palima-limandaan. Pero ngayon, kukuha ka, 5,000. Wala ka naman kukuha, 3,000 ngayon. Importante yan yung mga ganyang organisasyon dahil kaya-kanya, sa social media ngayon ha, ang dami nang pwedeng magbenta ng mga kanya-kanilang mga sarili na dapat kailangan mong i-control yung kasi sa amin din sir sa mga comedians din ang ginagawa ng ibang kliyente nag-window shopping
Tama, tama. Oh. Kukunin, magtatanong sa akin, magtatanong kay GB, magtatanong kay Nono. Kung hindi kami nag-usap-usap, baka ibigay namin pababa. Tapos kami ang kunin na maakusahan pa kami na nag-lowball. Tama. Para lang manulot tama ng kliyente. Tama nga dyan. Mismo. Kaya, importante ang mga ganyang organisasyon eh. Lalo-lalo na sa para mga... Para lang bang, tama ka eh. Kumbaga sa dabber, kumbaga sa mga comedian, kumbaga sa mga ano, may flooring ba? May ceiling. Na, hindi tayo bababa. Ito lang tayo. Ngayon, depende siguro sa kausap mo kung gusto mong ano-ano ng konti. Kasi depende yung, wari, at tayong apat. Kung wari, sa ating apat, may usapan tayo na kada proyekto, piso. Tapos eh, may kumontak sa akin, nag-tridor ako, tumanggap ako ng 50 centimos. Eh di, lagi na lang akong kinukuha nun. Kayong tatlo, hindi na kayo nakuha nun. Ang mangyayari nun, doon tayo. Kasi 50 lang yun, doon tayo. Makakarami ako. Yan, tsaka ang magandang... Tama, nako, problema talaga yan. Tsaka ang mangyayari kasi dyan, kung lahat tayo, kaya sa amin, may go mga go hindi magtataas ng presyo, hindi ang tapos ang isipin ng kliyente, dati ganito ka lang din naman eh. Dati 500 ka lang din naman eh. Dati 500 ka mataas ka ngayon. Hindi nila makikita ng mga kliyente yung value ng binibigay mo na tumataas din naman ng bilihin. Hindi ba tataas yung wala ba kaming karapatang magtaas ng sahod? Yes sir, mismo. Saka, tanda natin, go ahead, Sir GB. No, kaya ako ang una kong ang asking price ko 500,000 pesos tapos bottom pagkakasundo namin 30,000. Sa hosting kasi ganoon eh, sa hosting. Kalating ganyan agad. Sa hosting kasi may ganoon eh, may nagbabayad pa rin ng 3K. Tapos meron din kukuha ng 3K lang din dahil baguhan pa lang siya. So kawawa naman yung pumipresyo ng 15K, ng 20K, hindi na makukuha dahil ang dami pa rin kumukuha ng 3K. So, doon pa lang nila malalaman na pag sa event na mismo na, ay puta, ganito pala yung value ng 3K, di pala masyadong magaling. So, wala na, nakuha na, hindi na napakita yung ano, yung presyo. So, kaya kailangan importante yung mga ganyan. Meron talaga dapat, at least may body lang ba na nag-protect? Ano pangalan ng organization nyo, sir? Wala na, sir. Hindi naman yun natibag. Hindi naman yun na, nagtuloy pa yun. Tumigil. Lapat Tinig, Dubbers Association. Yun yung mga panahon na yan. Yan yung tinayo namin. Yan niya, sabi ko nga, pinamunuan ko ng 3 taon hanggang eventually, siguro napagod na ako. At yun, may nagtuloy naman. Pero eventually, nawala na eh.